live na tayo. Live na. Live na po tayo ngayon. So, any questions about the law? Just message here. Please click po kung gusto niyo kasama sa akin dito po sa Zoom. Kung gusto niyo kasama sa Zoom, please click lang po. Then I'll approve. Then pwede natin pag-usapan anything about the law. Mag-usap po tayo for free legal advice. Ito yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. As of now, mayroon na po tayong 165 views po. So if you have any questions, kung may mga tanong po kayo, just click po yung link na nakalagay po sa nakalagay po diyan. Kung may mga link po, just click po and we will try my best to answer all your questions. Ito po yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. For free legal advice, please click lang po yung nakalagay po na link po for the Zoom and I'll try to answer all your questions po for free legal advice. Ito yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. And please message lang po dyan. So may kasama din po sa page po natin yung wag na page name. May approximately 1.3 million views po for free legal advice. Please click lang po sa mga friends po natin dyan. So ano po yan? So may nagtatanong, no entiende de merges. O, ano po yan? So this is for free legal advice. If you have any questions about the law, may problema po kayo sa batas, just click lang po yung Zoom link po nakalagay po sa taas dyan. Then I'll approve it for free legal advice. So if you have any question, hello po, if you have any questions po, just click po, then I'll answer all your questions. So pag-usapan po natin ngayon is the law. So may mga batas natin na pag-usapan, lalo na yung Under Republic Act 9262 about annulment of marriage, about legal separation, about adoption. Pag-usapan din natin yung mga criminal cases din about estafa, about bouncing check law, about anong pagkakaiba ng homicide sa murder. So pwede natin pag-usapan po yan. Just click lang po. So yung may nakalagay po dyan, just click lang po. Just click yung nakalagay dyan sa taas. If you want a free legal advice po. Sa ngayon, let me see kung ilan yung views po natin ngayon. So ito yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino, na magbibigay po, wow, may mga happy birthday po. So hindi po birthday ko po, okay? Hindi ko po birthday. Nakailagay lang po yan sa isang anong tawag nito, Viber natin na birthday ko ngayon. But actually, today pa is not my birthday, okay? So si ano pong pangalan nito, nag-greet po sa atin. May expiration po ba yung kaso? Yes, may mga expiration yan. May tinatawag tayong prescription period sa pag-file ng kaso. So mas maganda kung at the moment of na yung cause of action is present, mas maganda you file your case immediately. Kasi kung nag-file ka ng kaso after 2 years, after 3 years, after 4 years, it is possible tatanggapin pa rin yan kasi ang prescription ng kaso matagal naman yan. May iba dyan 1 year, may iba dyan 5 years, may iba dyan 20 years. So wala namang problema yan sa prescription. Ang issue dito is your credibility. Bakit nag-file ka ng kaso bago naghihintay ka pa ng 5 years, naghihintay ka pa ng 3 years. So mas maganda, you file your case immediately from the moment that the cause of action is present. So from the moment the cause of action is present, mas maganda, you file your case immediately. Okay? Hello, Attorney Mark. Good afternoon. Gusto lang mo sana malaman about hearing annulment. Kung kailan po, wala kasi update yung status ng kaso. Okay? Normally po, ngayon, wala talagang hearing yung kaso ngayon. In fact, may Supreme Court decision, I think kahapon lang yata, na issue yung sa circular
kahapon na issue na walang physical hearing. And in fact, normally, mga hearing ngayon is online. But in one court, ang problema, yung online, walang internet yung court na yun. So we need to be patient, lalo na ngayon, we are in ECQ, MECQ. So until August 18, based po sa circular po ng Supreme Court, wala pong hearing. But still, kahit walang hearing, we are doing all our best na kompleto po lahat ng mga legal requirements na isabit sa court. But of course, may pag-uusapan doon na wala na, based on the circular, na wala talagang physical hearing today on the ground of the MECQ. So we are not in the normal situation ngayon. So sana po maintindihan niyo po yung mga issues ngayon. We are in the pandemic, so hindi siya normal situation ngayon. Okay? Ano po ang laban ng employee sa agency na hindi po nagbibigay ng payslip? Okay? So yung ano daw lang laban ng isang agency na hindi nagbibigay ng payslip at laging nade-delay sa salary. Pag, for example, palaging nade-delay sa salary, so usapin niyo po yung employer ninyo. For example, hindi kayo nagkasundo, you need to go to the you have a cause of action. It's up to you kung i-demanda niyo ba yung amo. So if you have a cause of action, you need to go to the NLRC and file a case to the NLRC. You will go to the NLRC, file a case there. So unang step sa pag-file ng NLRC, of course, negotiation, settlement muna. Kung hindi talaga kayo ma-settle, so next step na gagawin natin is you will be tawag doon, kung hindi kayo ma-settle, so next step na gagawin doon is you will submit a position paper, then the labor arbiter will decide based on the labor arbiter will decide based po iyan sa tinatawag na merits ng kaso ninyo po. Sobrang open, kahit sobrang tagal na po, this is regarding the lupang sakahan po. Ano po kaya ang pwedeng gawin? Okay. By the way, if you have any questions, hindi lang po kayo mag-chat po dito. You just click po yung mess, yung nakalagay po sa taas. Just click lang. Just click lang po yung nakalagay po sa taas, then we will try our best to answer all your questions, okay? Ay, mabuto pala tayo ng 23. Okay? So, i-click lang po yan. So, sa may mga Zoom, click lang po for free legal advice and we will discuss your case here online, live po sa lahat ng mga, sa Facebook page po natin, sa lahat po ng mga administered Facebook page. Good PM po. Saka lang po, ako, pwede po mahati ang property kahit hindi kayo annulled. Ano po ang dapat gawin? Okay, pag hindi kayo annulled, for example, may mga properties kayo mag-asawa, hindi kayo nagkasundo, naghiwalay kayo. Pag may tinatawag kasi na conjugal property, okay? Hindi, yung conjugal property, kung pwede niyo paghatian yan, ba't kailangan ng court order yan? So, pwede ka, kailangan ka mag-file ng judicial separation of conjugal property. So, hindi yan basta-basta na i-waive mo yung share mo dyan kasi under the family code, kailangan talaga ng court order with respect sa property relationship ng mag-asawa. Okay? So, there should be a court order respect to the property relationship ng mag-asawa. Okay? That is clear. Okay. Oh, attorney, magkano po ang gastos ng annulment sa isang kaso? Okay? We need to know, Miss, ang tupalan niya, Susan Mortel. Please click po. Pag-usapan po natin. Yung sa taas po dyan, nasa taas, i-click nyo lang po yan. Pag-usapan po natin, make sure lang po na nag-download po kayo ng Zoom application. I-click nyo lang po dyan. Then pag-usapan po natin yung kaso about annulment of marriage, lalo na sa mga OFWs, and you will understand
what is really the nature of annulment, what is that annulment all about. Okay, so please click po sa taas, then pag-usapan natin live here dito po sa Facebook, Zoom po, and sa lahat po ng mga administered Facebook page po natin. Ano ba yung self-adjudication? Self-adjudication, ibig sabihin, you are declaring na ikaw lang ang heirs ng namatay. So, self-adjudication. Kasi this is actually, pag ikaw lang mag-isa, pag marami kayo, ang tawag doon is extrajudicial settlement. Yan kung magkasundo kayo. So, you will file an extrajudicial settlement. Pero kung hindi kayo nagkasundo, what you will do is you will file a extrajudicial settlement kung nagkasundo kayo. Kung hindi kayo nagkasundo, judicial settlement of estate. Ang tawag doon is judicial settlement of estate. Then, granting na ikaw lang mag-isa, wala namang kamag-anak sa yung namatay, so yun ang gagawin niyo po. Gagawa kayo ng affidavit of self-adjudication. Affidavit of self-adjudication. Affidavit of self-adjudication. Okay? Pinasaran po ng mayor namin ang poultry ko. Kumpleto po naman po ng docs. Yung mayor permit, hindi po na-renew. Tapos, pinaperma ako, nagkasunduan kaso, nagkaroon ng violation na hindi ko natupad noong panahon. Ito? Panahon ng pandemic. Yung po ang grounds niya para ipasara. Kahit tama po ba na mapermahan ako ng kasunduan para mapasara? So, kailangan, hindi pwedeng basta-basta isara yung isang business organizations. Kailangan ng due process dyan. So, alam naman ng mayor yan, hindi naman basta-basta na isara niya isang property o isang negosyo without due process. And of course, kailangan may legal basis siya. So, at least may tinatawag siyang LGU ordinance. So, dapat may ordinansya siya. So, kung wala siyang ordinansya, that is in abuse of authority. Okay? Kailangan may abuse of authority ang isang mayor kung gagawa siya ng isang isang action, lalo na pag-close ng isang negosyo na wala namang legal basis, wala namang tinatawag na ordinance or batas na nagsasabi na i-close yung isang business establishment. So in this case, kailangan mong mapakita sa mayor, sabihin mo sa mayor na yan, na kailangan na may court na may tinatawag siya city ordinance. And of course, kailangan niya i-comply ang due process. Kailangan i-notify na dapat bakit i-close niya ang isang property. Hindi basta-basta i-close ang isang property o isang negosyo if there is no such thing as due compliance of the due process. Otherwise, kung hindi niya na-comply ang due process, yun ang violation ng isang mayor. Okay? Pwede siya madibanda ng grave abuse of authority, or abuse of his power as a city mayor. By the way, attorney, magkano kaya ang posibleng gastos kung pagkatian ng property ng lupa? Kailangan pa ba magkaso? Sinong kahati mo, Miss Precious Grace Mondihar? I think yung kahati niya ay isang yung kanyang asawa. So, kung ganun, kung kahati mo ang iyong asawa, kailangan ng court order yan. Hindi basta-basta yan kasi nakalagay po sa family code. O kung nakalagay sa family code, kailangan ng isang judicial decision. Hindi basta-basta na mapagatian yung isang property na walang judicial decision. Granting na yung property na yan is a conjugal property. Kung hindi naman conjugal property, for example, manay yan ang nanay mo, galing sa'yo, or minana mo sa nanay mo, minana mo sa tatay mo. So hindi yan matatawag na conjugal property. Pag hindi tawag na hindi yan conjugal property, ay hindi na kailangan. Okay? So kung gusto kayong sumama sa discussion ko, i-click nyo lang po yung nakalagay po sa Zoom. I-click nyo lang po yan, i-download nyo yung Zoom, and mag-usap po tayo. Nakalagay po dyan. Okay? So for, i-click nyo lang po yung nakalagay dyan sa message, or dyan po sa taas ng nasa taas po yung Zoom. So, i-click nyo lang po yan. So, kasama na po kayo dito. We will discuss about a case. Magsasama po tayo for the discussion ng isang batas. Okay?
ask ko lang po kung pwede kong gawin ang action para hindi po isama sa legal beneficiary yung ex-husband ko. Legal beneficiary of what? Okay, pag legal beneficiary ng isang bagay, pag husband kasi, of course, benefited siya dyan. Kung gusto mong itanggal siya as beneficiary, right mo naman yan. So, we need to know anong klaseng beneficiary to. Sa SSS ba? Sa pag-ibig? Sa insurance? Okay. If a crime is territorial in nature, how come ang RA 10175 Section 4 is liable to any person even outside the Philippines? Okay. Sabi po ng, what is this 10175 Section 4? Very clear talaga ang sabi ni Moon Lulo Canlas. Okay. Ang sabi ng batas, as a law, as a general rule, okay, crime is territorial in nature. Ibig sabihin ng crime is territorial in nature, kung ang krimen nangyari sa Pilipinas, o kung ang krimen nangyari sa ibang bansa, for example, sa Hong Kong, for example, sa Japan, hindi ka pwedeng manibanda dito sa Pilipinas as a general rule, okay? Kasi wala namang jurisdiction, okay? Walang jurisdiction ang Pilipinas to file a case or to prosecute you for a crime that was never committed, okay, within the jurisdiction of the Philippines. So possible yan, but dismiss ang kaso. Okay? Bumili po kami ng lupa at nagbigay ng right of way yung may-ari namin. After a year, binenta po na may-ari yung nasa harap ng lupa namin. Tapos namatay na ang may-ari. Nilagay ng nakabili ng pangalan. Okay? So, this is with respect sa binubuksan po. Ano pong dapat gawin? Okay? With respect sa right of way, kung may right of way kayo, then na-close po yung right of way niyo. Pag may iba kayong daan, hindi kayo pwede magdemanda ng right of way. Kung may iba namang daan sa inyo, for example, sa likod, may daan naman, so you cannot demand right of way. You can only demand right of way. Okay? You can only demand right tinatawag na right of way kung, for example, kung wala nang ibang way na dadaanan, kung hindi yun na lang, so you can demand right of way. So pwede naman pag-usapan niya sa barangay. Kung hindi talaga pwede, so kailangan talaga ng court order niyan. So cybercrime law kailangan na nakalagay sa batas, pwedeng ma-issue yung tinatawag cybercrime law. Okay, yung sa territorial, for example, nag-post ka ng isang bagay, you are in Japan, can you be prosecuted here in the Philippines if you are in Japanese? Generally, hindi pwede yan. Okay, ma-dismiss ang kaso kasi in the very first place, kailangan yung jurisdiction kasi na nakalagay po sa cybercrime law, kailangan ang accused na sa Pilipinas. Okay, for example, ang accused na sa Manila, tapos yung nakita niya ang isang bagay, yung biktima nasa Manila, okay? Tapos yung accused nakita ng biktima na nag-post siya, yung accused nag-post sa isang bagay nasa Pasay siya, so pwede niya i-demanda sa Pasay yun. Provided that yung accused kailangan nasa Pilipinas, kasi kung ang accused wala sa Pilipinas, ang Pilipinas walang jurisdiction to file a case against him or her. Hindi pwedeng ma-prosecute siya within Philippines. Ganting na kahit cybercrime lawyer, kailangan ng accused na sa Pilipinas. Kasi kung wala sa Pilipinas, possible ma-dismiss ang kaso. Why? Bakit ma-dismiss ang kaso? On the ground na walang jurisdiction ang Pilipinas. Kasi nandito siya, nasa ibang bansa siya, nasa Japan siya. So paano ma-demanda ng cybercrime law kung nasa Japan pala siya? Okay? Ang dami niyong mga message, so please samahan niyo po ako. If you have any question, please click lang po sa yung sa taas, nakalagay po sa taas yung question. I-click nyo lang po yan, then mag-usapan natin. Samahan nyo po ako discussing this case. Okay? Samahan nyo po ako mag-discuss ng kaso. Mas maganda may kasama ako kasi ako lang mag-isa. Okay? If you have any questions, feel free. Feel free to join me to any questions about the law. Pwede natin pag-usapan yan. Okay. So any questions about the law, i-message lang po ako.
Okay. Another question. Hi po, nag-rent ng commercial almost 6 months na po walang bayad. Ngayon, nasa ibang country authorized ko, brother ko, dual, ano po pwedeng i-file? Okay? Yung nag-rent ng commercial almost 6 months wala pong bayad. So, depende po sa contract po ninyo. But may policy po ang DTI ngayon, and in fact, it was declared by our President, President Duterte, na dapat maghinay-hinay po tayo mag-collect about sa rental sa mga commercial property, lalo na ngayon na hindi magandang economy. We are under ECQ, we are under GCQ or ECQ. So, nakalagay po doon yung policy po ng DTI. So, I think may isang buwan kang hindi dapat, hindi naman libre, but may pwede mong i-collect yan in the next, in the following month. But kung assuming ilang buwan na, 6 months na, ibig sabihin, even before ECQ, hindi talaga nagbabayad ng rental. So, I think, hindi pwede gamitin yung ECQ para libre ang rental. Okay? Yung ECQ, nakalagay po sa ating DTI rules, yung ECQ, pwedeng reason yan, na hindi ka muna magbayad para hindi libre. Hindi muna magbayad. Okay? Pero after ng ilang buwan, kailangan ka magbayad ulit. Okay, yun ang ibig sabihin sa DTI rules. Pero kung 6 months nang hindi talaga nagbayad, ibig sabihin, iba na yan. Ibang usapan na yan. Ibig sabihin, hindi talaga siya marunong magbayad. So, you need to file a case. Pero hindi basta-basta yan na paalisin yung isang tao. Kailangan talaga ng isang court order or at least demand letter man lang na sabihin na magbayad ka. Kung hindi magbayad, alayas ka dyan. So, parang ganun. So, hindi pwedeng basta-basta. This is in compliance with due process. Kailangan natin ng due process law, okay? Yung tinatawag na due process of law, okay? Attorney, magkano po ang halaga magastos ng petition for recognition of foreign divorce sa Pilipinas? Okay. Yung petition for foreign divorce, mahaba-habang usapan yan, okay? Okay. Ano ba yung petition for recognition of foreign divorce? Itong petition for recognition of foreign divorce, kailangan applicable lang yan dito sa Pilipinas, provided na ikaw, Pilipino, ang asawa mo or yung husband mo is a foreigner. One requirement yan, ha? Kailangan ikaw, Pilipino, asawa mo or yung counterpart mo is a foreigner. That's first condition. Second, ibig sabihin may divorce sa Pilipinas. Okay? So, hindi totoo yung walang divorce. May divorce sa Pilipinas. But this divorce of the Philippines only refers to the recognition of foreign divorce. Second, yung foreigner ang nag-file ng kaso sa'yo for divorce. Hindi ikaw, Pilipino, ang nag-file ng petition for divorce sa Japan, sa Canada, sa US, sa Switzerland, hindi ganon. Sa Australia, hindi ganon. Kailangan ang asawa mong hapon ang nag-file ng divorce sa'yo. Or at least kayong dalawa ang nag-initiate ng divorce. Hindi pwede na ikaw lang ang nag-file. Pag ikaw lang nag-file, hindi pwede yan i-recognize sa Pilipinas. Okay. Pangatlo, dapat yung asawa mo, yung bansa where saan siya nag-apply ng divorce, kailangan pumapayag ng divorce. Kung hindi pumapayag ng divorce, hindi yan i-recognize sa Pilipinas. Ibig sabihin, yung batas na kung saan nag-apply ng divorce, kailangan pumapayag na may divorce sa Pilipinas. Tatlo yan. Okay? Pagkatapos, kailangan mong kunin yung mga certificate of divorce kung saan yan nakuha, then any documents about divorce. Okay? Pag nakuha mo na yan, yung marriage contract niyo, kailangan niyo ikumpleto yan. Kung may anak kayo, mga birth certificate ng mga anak niyo. Then, dapat ipatranslate niyo muna yan into English. So, hindi yan ma-recognize sa Pilipinas kung nakasulat dyan in Czech, nakasulat dyan hapon, hindi yan pwedeng i-recognize sa Pilipinas. So, kailangan mo nang ipa-translate yan into English. English lang ang tinatanggap ng Pilipinas. Okay? Sa batas ng Pilipinas. Pag translate na, ipa-red ribbon nyo po yan sa Department of Foreign Affairs or sa pinakamalapit na Philippine Embassy kung saan po kayo. So, if you are in Tokyo, ipa-red ribbon or ipa-authenticate nyo po yan doon po sa Philippine Embassy sa Tokyo, Japan. Or kung saan ka man naroon, you are in Australia, you are in Canada, you are in US, pupunta po kayo sa Philippine Embassy para ipatranslate nyo po. Kung you are American, English na, hindi na kailangan i-translate. But if you are in Japanese yung nakasulat, i-translate nyo into English, then ipa-annotate nyo yan sa nearest embassy for kahit na
nasa Amerika ka, pwede mo ipa-authenticate yun. Or kung in Japan, pwede mo ipa-authenticate yan sa Philippine Embassy. Pag na-authenticate na, ibigay nyo na sa abogado niyo. Then, ang lawyer niyo, ang gagawin ng abogado niyo po, iparegister pa yan sa local civil registry, LCR, of the City of Manila. Kasi under the law, yung may jurisdiction about recognition of foreign divorce for purposes of registration, yung local civil registry ng Manila. Then, yung local civil registry ng Manila will issue an order na nakalagay doon, na registered na yung divorce sa LCR Manila. Then, after that, doon pa lang, pwede mag-file ng petition for judicial recognition of foreign divorce. Okay, so pag may mag-file doon, may publication pa yan, mag-testify ka, then yung local civil registry ng Manila mag-testify. By the way, yung petition nyo po, naka-attach po doon ang batas wherein nakalagay na pumapayag, for example, Japanese law, pumapayag na divorce doon. Kung Japanese word na nakasulat, kailangan may translation yan into English, then of course, ipa-red ribbon naman yan sa DFA to prove na yung translation, tamang translation yun sa nakalagay po na Japanese. So, yun ang tinatawag na recognition of foreign divorce. Okay? Okay. Another. Pero ayon yung akong samahan. So, if you have any question, please click mo po para at least may kasama po ako dito sa pagbo-vlog natin. Hindi lang ako nagsasalita dito. In fact, yung mga followers natin pwedeng magsalita. I-click nyo lang po yung nakalagay po sa taas, yung Zoom. I-click nyo lang po para at least may idea po kayo. So, may idea po kayo. May kung ano yung pinag-uusapan natin. So, ito. Miss Mon Lulu Canlas. So, please click po yung Zoom para mas maganda pag-usapan natin through Zoom. Live din po kayo para mas maganda tayo mag-usap live dito po kaysa basahin ko yung mga chat nyo po minsan hindi ko maintindihan, mahaba-haba. So, mas maganda i-click nyo lang po yung sa taas na may Zoom po or sa comment po na may mukha ko po, may nakalagay po free legal advice live. So, i-click nyo lang po yan, then pwede na tayong kasama po ako sa Zoom and same time dito po sa Facebook sa lahat po ng mga sponsored tinatawag Facebook page. So hindi kasi naka-post lang po ito sa Attorney Mark Tolentino page kasama yung mga ibang vlogs po natin and yung mga vloggers natin sponsored kasama din po naka-post po ito sa Mark FM sa City of Kabadbaran, naka-post din po ito sa Kuya Mark Tolentino vlog. Naka-post din po ito sa Wag Na Name, yung approximately may 1,300,000 subscribers. Okay? Hello? Hello po, pwede bang magtanong? Yes, pwede po, pwede. Tony, please po, patulong po. Yung kinasal po ako, okay? Kinasal po ako, kinasal po yung mama at papa ko, nagsinungaling po ang papa ko kay mama tungkol sa edad niya. Kasi po, nung nagpakasal po sila, 20 years old po talaga ang tunay na edad ng papa ko. Pero, dinaya po ng kanyang edad. Pwede po bang manan and void yung kasal? April 30, 19, okay. Depende po. Kung minor yung tatay mo nung kinasal, manan and void yun. Pero kung 24 years old ng tatay mo, tapos dinaya niya, ginawa niya 20 years old, that's only a type of graphical error. Or kahit na intentional po yan, it will not affect the validity of marriage. Formality lang po yan. Formal defect lang po of marriage yan, okay? Formal defect of marriage. When I say formal defect of marriage, yun ang nakalagay doon, okay? Formal defect. Unlike pag minor ka, that is already a substantial defect. Pag substantial defect, it will really affect the validity of marriage. Maging null and void yung kasal. But of course, for purposes of remarriage, kailangan nyo pong mag-file ng kaso sa court, then the court will be the one to declare it as null and void. Yun pag tinatawag, yun ang nakalagay dito kung ang tatay mo is a minor at the time of the celebration of marriage.
hindi naman minor, 24, dinaya niya, ginawa niya 30 years old, ginawa niya 22 years old, hindi rin minor yan. So that's only a formal defect. It will not affect the validity of parents. Pagod magsalita, hindi naman. How to join po, sir, sa Zoom? I-click nyo lang po yung comment ko. Nakalagay naman, free legal advice line. Please click. O, nakalagay dyan. I-click nyo lang po yan. And pwede naman na po tayo mag-join po. Mon, Lulukan, last. Maganda yung topic nyo po about cyber libel. Lalo na sa mga OFWs. Dami nag-aaway through cyber libel. Mas maganda mag-usap tayo live. Kay si Mr. Lulu. Mon, Lulukan, last. Okay, please click po yung nakalagay sa taas or dito sa baba. I-click na lang po yung message ko po. May nakalagay po Zoom. Then, pwede na tayo mag-usap po dito. And live, loud and clear, dito po sa Facebook and of course sa Zoom. Okay, thank you po. At ako, welcome po. So, simple lang po mag nasama po dito po sa Zoom po practice. May kasama na akong kausap dito, hindi lang ako mag-isa, and pwede din po kayong kasama ko with respect sa pagbibigay ng legal advice po live, online, free, online, dito po sa Facebook with Attorney Mark Tolentino. Namatay po daddy ko, daddy ng anak ko, at walang last will. Minor po anak ko. Paano po mahabol mana niya if nabenta na? Yung mana kasi, I repeat, ang mana na pinag-uusapan dito, granting na may properties ang namatay. Okay? Okay, may mana yan. Then second, walang utang. Kasi pag may utang, uunahin talaga lahat ng utang. Okay, uunahin lahat ng utang. Pagkatapos, after ng lahat ng utang, kung nabayaran lahat ng utang, doon pa lang. Okay? Doon pa lang ang tinatawag na mana. Okay, so tryuhin po natin kung may properties po yung namatay. Okay, and wala bang utang. Okay, pag walang utang, di walang problema po. Mana. May mana po kayong matatanggap. Kahit anak sa labas, may karapatan tumanggap ng mana. Kahit anak sa labas, may karapatan tumanggap ng mana. So, hindi po ma-registered. Okay, I think may konting problema po sa you have any questions, so feel free. So I think may problema lang yung Zoom kasi parang mali yung nakalagay na. So yan, pwede na. So tama na po yung click dyan. I-click nyo lang po. Hindi po ma-access ngayon, pwede na. I-click lang po yun. Mali po yung nakalagay kanina. So ngayon, tama na yung access po. So if you have any question, so i-click lang po. That's why walang nag-invite sa atin kasi nga mali pala yung nakalagay. So ngayon, pwede na. So if you have any question, so live to tayo ngayon. O, ngayon, pwede na. So, if you have any questions, i-click ko lang po yung nakalagay dito. Good, medyo suplado. Good PM po, Attorney Mark. O, medyo suplado. Ang ganda naman ang pangalan mo. Medyo suplado. So, any question? So, please click lang po. Pwede na po. Mali yung nakalagay kanina. That's why pala walang nag-invite. Ngayon, tama na po. I-click ko lang po yung message na po dyan. Yung last number is 7144.
yun po ang link po ng Zoom po natin. Okay, I repeat po yung Busta na po, okay, si Cheryl, uy, what's this, his name? Sherry, real, long time no see, attorney. Musta na imo? Oh, ano to? So, please click po, please click. Yung nakalagay po sa taas or dito sa baba, may mga message po ako dyan. I-click nyo lang po yan para at least may kasama po ako dito. May kasama po ako dito sa Zoom and i-share po natin sa yung mga story po natin sa buhay natin, okay? Attorney, good afternoon po. Ask ko lang po, hiwalay na po ako sa kami. My second wife na mister ko. So, dalo siya, kasal kami. Baka makahabol ba ako if ever matsugi siya? O kawawa naman, matsugi yung isang sundalo. Yes, totoo yan kasi you are the legal wife. Okay, hindi naman niya asawa yung kasama niya ngayon kasi in the very first place, ikaw yung pinakasalan. So, ikaw lang ang may karapatan. Okay? So, kung matsugi yun, pwede na. Kung matsugi yun, pwede nang, anong tawag nito? Hindi daw pwede. So, actually, pwede na. Pwede na kayong mag-message sa akin dito. Hindi po talaga ma-access ang link. Bakit kayo hindi ma-access ang link? So, I repeat ha. I will send you again may another link. Copy. I will send you again may another link. So, please, ito. Oh, yan. Yan na yung bagong link. So, please. May bago akong yung link na yan. I-click nyo lang po. Nandyan po. Naka-comment na po tayo. Sa comment, may nakalagay po na link. So, please. O yan, okay na. Na-link na. So, maya-maya, i-approve ko yung kuha niyo po. I-approve ko po yung tinatawag na nandiyan na si Akira po. Oh, yan. Oh. Hello, Miss Akira. Hello, Miss Akira. Ay, lalaki pala. Bakit Akira's phone? Oh, Akira's iPhone. Akira's iPhone. Hello. Yes, my yes, sir. May know your location, Miss. Anong pangalan po? Akira's iPhone. Oh. Sir, nasa Saudi po ako, sir. Oh, anong problema natin? First name niyo po? Yes, first time ko, sir. My question, sir, is regarding sa cybercrime law. So, cybercrime okay. Law. Yes, anong problema natin sa cybercrime? Kinasuhan po kasi ako, sir, ng cyber live. Even though na nasa... Ano bang pinost mo sa social media? Pinost ko po dun sa tao na sa mga panira na sinabihan ko po siya na rapist. Kasi nang rape po siya, ano, parang minolest niya po yung apo niya. So, okay. Aminado naman po ako doon na mali po yun, although di pa naman siya na rapist. Pero sinabihan ko na siya ng rapist. So, mali po ako doon. Pero yung post ko, sir, is nandito po ako sa Saudi. Oh, sinasabi okay. Po doon. So, saan na file ang kaso? Sa Pampanga, sir. Ano? So, saan ang naka-pending na ang kaso? Saan naka-pending ang kaso? Sa Pampanga. Sir, what I mean, sa korte ba naka-pending ang kaso mo or sa piskalya? According to my lawyer, actually I have a lawyer before. Yes? Sabi niya, meron na daw akong warrant. Kasi nagpadala po sila sa akin ng kumuha po ako ng lawyer. Sabi po kasi, pwede daw kumuha ng lawyer. Para sagutin yung counter affidavit ko. Ang dapat, ang gagawin mo, kung may nakafile ang kaso sa'yo,
may warrant ka na, dapat doon pala sa piskal, sagutin mo na yan. Hindi kasi yes, sir. Sinagot mo, nag-file ka ba ng counter affidavit? Yes, sir. Nag-file po ako, tapos pinanotaryo ko dito sa Philippine Embassy. Oh, tama. Sinagot ko po yung paratang nila. And then, since... sinabi mo ba sa sagot, sinagot mo ba, nakalagay ba doon na walang jurisdiction ang piskal ng yes. Pampanga? Kasi yes, sir. The alleged crime was committed while you are abroad. So, ibig sabihin, walang jurisdiction yes. ng Pilipinas. Yes. Pero, ini-impose nila sa akin, sir, sabi nila, meron daw jurisdiction dun sa cybercrime law pagdating sa libel, dun sa jurisdiction ng implementation ng RA 10175. Wala yan. Pero, masahin niyo. Pero, ano nagalagay doon? Sir, naguguluhan po ako. Sabi po dun sa jurisdiction, jurisdiction is lie. Di ba? Nakalagay po dun is lie. So, sabi ko, oh my God. Ano yung attorney ko? Kung, di ko alam kung, I don't know ha, pero parang kasi ako, pinag-aralan ko, sabi ko, oh, walang jurisdiction. Pero may mga sabi din na meron daw jurisdiction dun sa ibang... sabi kasi ng batas na cybercrime law, may jurisdiction, yung jurisdiction na pinag-usapan dyan, yung residente ng biktima. Provided na yung accused nasa Pilipinas. Okay? Provided na yung accused nasa Pilipinas. So, ibig sabihin, for example, nasa Manila ka, tapos okay. yung biktima mo, allegedly yung biktima mo, nasa Quezon City. So, pwede mag, then na-open yung, pag-open sa Viber o sa na-open sa Facebook, nasa Paraniake, yung biktima, nabasa niya sa Paraniake. So, may jurisdiction ba si Juan? May jurisdiction ba ang Pampanga? Okay? So, in yes. this case, kailangan nasa Pilipinas ka in order that ang court may jurisdiction. In this case, you are in Saudi Arabia. So, ibig sabihin, walang jurisdiction ng Pilipinas. Very clear yan. Territorial in nature. Dapat doon pala sa piskalya, kung sa court niya, mag-file ng motion to dismiss or yung tinatawag na motion to quash the information. Mag-file ng motion to quash the motion to quash the information on the ground na yung kaso, okay? Mag-file ng motion to quash the information on the ground that the Philippine government has no jurisdiction over your case. Kasi very clear po yan, nakalagay po sa jurisprudence ng Pilipinas na kailangan ang crimen nangyari sa Pilipinas in order that the Philippine government has jurisdiction over the case. Of course, may mga exception yan. But hindi kasama sa exception ang cybercrime law. So in this case, anong dapat gawin mo? Kung nasa court na, hindi ka pa na-arraign. Wala pang arraignment, di ba? Yung arraignment kasi, tapos hindi sa judge. May arraignment na ba? Wala pa. Hindi, mag-appeal daw po ako. Meron na kung ano, lumabas. May arraignment na ba? Ibig sabihin ng arraignment, may schedule na kung tanungin ka sa court, guilty or not guilty? Ay, ganun ba? Wala pa kayo. Kung wala pang arraignment, ang unang gagawin natin, kasi wala pa namang arraignment, mag-file dapat kayo ng demur, motion to quash on the ground of lack of jurisdiction. The court, Yung bail. Bago ang bail, pwede ka naman, kasi you are abroad, hindi na kailangan, yung bail, mamaya na yan pag kumaresto ka, but you are already in Saudi Arabia, ang dapat gagawin ng abogado mo, mag-file ng motion to quash the information on the ground that the Pampanga court has no jurisdiction over the case. Okay? I repeat ha, motion to quash ang dapat gawin nyo kasi hindi ka pa naman na-arraign. Okay, thank you. Any question? Hello, Daenerys? Hello po. Attorney. Yes, may new location? Dito po ako sa Valenzuela. Oh, anong problema po natin? Ang problema ko po kasi, sir, ay attorney, nagpapagawa po kasi kami ng bahay. Ngayon po, humayod naman po kami, inayos po namin, then... tawag doon,
nung nag-aayos po kami ng existing na pader, pumunta po yung barangay. Okay. Ang gusto po nila, gamitin daw po yung ano namin, yung part ng bahay namin, ibain daw namin yung pader para gawin daw pong dagdagdaan dito sa kalye namin. Oh. Ngayon po, opo, eh hindi naman po masikip yung kalye namin. Yun po yung ano niya. Tapos, hindi, ang tanong dyan, yung bahay ninyo, opo, gusto ka humingi ng right of way, di ba? Opo, pero po, kasi po ano siya eh, sa daan po siya. Hindi po siya daan, as in, ano po siya, okay naman. Anong sabi ng may-ari ng property? Ako po yung may-ari. Hmm? Ako po yung may-ari. Okay, sir. Tapos, may gusto mag-avail ng right of way. Opo, eh ano po yon, tawag doon, meron naman po kaming ano dun sa may... Yung right of way, kung wala ng ibang daan, pwedeng mag-right of way yung kapitbahay nyo po. Wala lang ibang daan yung kapitbahay nyo. Pero kung may daan naman, hindi ka pwedeng pwersahin na ibigay yung right of way. Dinapwersa po kami, sir. Sabi po sa amin ng taga-barangay na nakasalamin is titignan daw po nila. Then yung mga kapitbahay po namin is nakikisali naman po sa ano. Ang konti-konti yan, bigay nyo na. Hindi naman po masikip, sir. Ang gusto nila is lakihan daw, luwagan daw po ang daan. Sabihin mo sa kanila, kung assuming na ayaw mo talaga, kasi right mo naman yan, kung ipagbigyan mo yung kapitbahay mo o hindi, karapatan mo yan. Okay? Opo. Assuming na ayaw mo silang pagbigyan, ang gagawin nyo po, kailangan yung mga kapitbahay mo, mag-file mo na sila ng kaso sa court, hindi ka dapat pwersahin nila. Kailangan Opo, yun nga po. Order. Sabihin mo sa kanila na dapat kumuha mo na sa lang court order bago ka magbigay ng right of way. Then, kung hindi sila makapagbigay ng court order, hindi sila maka-issue ng right of order, court order, walang court order na ma-issue sa kanila, hindi ka pwedeng basta-basta ang pwersahin nila na ibigay yung right of way. Kasi in the very first place, karapatan mo yan bilang isang owner ng property. Ayun nga, attorney, ito po ang pinaka-ano doon. Within an hour, may pumunta naman po taga-munisipyo. Oh. And then, pinapa-check po, meron daw po silang letter galing barangay, yung OIC po dito. Sabi po doon, nakalagay po doon, i-check daw po yung, tawag doon, yung 2-meter setback. Na-check naman po nila, ano naman po kami, complied naman po kami. And then, nung Lunes na, kinaumagahan, binigyan po kami ng ano na suspended daw kami. Eh, tapos ang nakalagay doon, may hearing na daw po. Eh, wala naman po kaming hearing. Bakit po sila naglalagay ng ganon? Hindi naman ang, po. Opo. Ang purpose ng barangay, settlement. Opo. So, wala naman po ano eh. Natanong ko kung sino nagre-reklamo. Wala naman. So, wala diba, naman hindi pwede yan. So, that's why, hindi ka pwedeng pwersahin nila na ganon. So, pakisabi lang sa kanila na kumuha muna sila ng court order bago ka nilang pwersahin na ibigay yung certain portion of your property. In the very first place, right mo yan bilang isang property owner. Kung humingi sila ng right of way sa'yo, kung ayaw mo talang ibigyan sila, kausapin mo sila, sabihin mo na kumuha muna sila ng court order bago ibigay yung right of way na dapat ibigay sa kanila. Yun nga, sir, bakit kami nakatanggap ng ganun sa may munisipyo? Ang sabi nila, iipitin daw po nila sa may munisipyo daw po yon. Mahihirapan daw po kami sa permit kung ayaw daw po namin bibigay. Ganun po. In the very first place, anong permit? Di ba bahay mo yan? Bahay mo ba yan? Tindahan? Opo. Bahay po namin. Nakalagay po. May titulo po anong, kami. Ayaw anong, po nila kasing ayaw talaga nila. Gusto nilang i-ano namin. Anong permit na pinag-uusapan na bahay naman yan, hindi naman yan business permit. So, yun nga po. Pakisabi lang sa kanila, huwag mo nang intindihin sila, basta sabihin mo lang na kailangan mo na kayong kumuha ng court order. Okay? Then, okay, bago po kanila pwersahin. Yun lang, very clear yan, ha? Yun lang dapat gawin nito, ha? Okay, thank you. Bye-bye, Ms. Benary. Thank you po, bye-bye. Hello? Sino next? Hello? May iba dyan, naka-mute. So, hindi ko kayo maintindihan kasi naka-mute po kayo. Hello po, attorney. Oh, yes. Oh, hello, Yan. Anong problema po? Anong problema po, Miss Yan? Sir, tanong ko po, for example, yung sa birth certificate po ng anak ko, single mom po kasi yung na-declare. Kung yung tatay, gusto niyang ilagay yung ano, humabol po kasi ulit yung tatay. Gusto niyang ilagay yung pangalan niya. Yung ano pa yung tatay, requirements? Totoong tatay ba yan? Or boyfriend mo lang?
biological po na tatay ng anak. Graduate, ha? Oh, yes, assuming, po. Assuming siya yung biological father. So, nahuli na. Oo, huli na. Kasi by birth certificate ang anak mo. Ilang taon ang bata ngayon? 9 months po. Tapos, kung assuming nahuli na, na-registered na ang bata? Yes po. So, ang next gagawin dyan is, gagawa ang tatay ng affidavit of acknowledgement. So, aside sa affidavit of acknowledgement, and another government documents na i-recognize niya yung anak niya. Pwede niyang, kailangan yun na, for example, isa siyang may insurance siya or SSS or pag-ibig, kailangan yung anak niya gawin niyang beneficiary. Tapos, kumuha ng certificate sa pag-ibig, sa GSIS, sa SSS, na beneficiary ang bata kasi kailangan dalawang requirement ang isubmit nyo sa LCR bago ma-register yung bata na ma-recognize ang bata bilang na siya ang tatay. So, gagawa yung tatay kasi attorney ano siya, foreigner. Paano po yun? A foreigner. So, pag foreigner, una is mag-execute ang foreigner ng affidavit of acknowledgement sa bata. Then, kung nasa Pilipinas siya, ipa-notarize yan sa mga notary public sa Pilipinas. Kung wala naman siya sa Pilipinas, sa ibang bansa siya, kailangan mo na siya na ipa-annotate nyo yan sa Philippine Embassy kung saan siya malapit. First yan. Second, kasi foreigner siya, mas maganda, bumili siya ng insurance, then yung bata, gawin niyang isang beneficiary. Okay, okay po. Okay? Okay, thank you. Bye-bye, Miss Janian. Oh, any sino pa? Si Cheryl Uy. Oh, yes, Cheryl Uy. Ano ang problema po natin? Good afternoon. May know your location, Cheryl Uy? Sir? May I know your location? I'm here in Dua, Qatar. Oh, ang Qatar ka pala. Ang layo mo naman. Oh, ano ang problema natin? Sir, pwede ako magtanong. Oh, sure. Ano ang problema? Ganito kasi yun, sir. Nung last year 2019, sir, may kasi ako nagka-relasyon kasi ako na may asawa. Oh, ngayon, wow. Oh, tapos nagkahiwalay naman sila. Nagkahiwalay sila. Yung babae nag-file na siya ng annulment. Eh ngayon, pero hindi pa nag-grant, pero yung babae may ano na siya, may ka-live-in partner tsaka may anak na rin sila. Okay. Oo. Tapos so, ngayon, sir, ano bang gusto mong mangyari? Last year kasi, sir, nag-post kasi yan siya ng mga ano, yung mga picture ko, picture ng anak ko. Kahit tapos na yun siya nag-file ng annulment, tapos may kalibin na siya. So gusto ko sana, sir, anong kaso ang sampa ko sa kanya? Sino bang inibanda mo? Yung asawa ng... Ano? Yung babae. Yung nagpa-file ng annulment ng ano. Okay. Ano bang ginagawa niya sa'yo? Kasi nag-post siya ng ano, gumawa siya ng dummy account, pero alam kong siya kasi nag-chat kami, inaamin naman niya. So itong gagawin natin, ha? So, kasi nagpo-post siya ng masamang statement laban sa'yo, mag-file ka ng cyber libel. So pupunta ka sa NBI Cyber Crime Division or sa Police Cyber Crime Division kasi sila lang ang may expertise to identify kung sino talaga ang nag-post ng isang bagay laban sa iyo. So, yun ang nagagawin nyo. Pero sir, inamin na niya, di ba? Inamin na niya? Alam ko naman na siya kasi kailangan inamin ba niya na sa iyo siya yung gumagawa ng mga post na yun? Inamin niya talaga. Pero ngayon, sir, sabi niya, kasi sinabi ko na sa kanya na magsampa ako ng kaso ng ganyan. Tapos sinabi niya sa akin na may sinabi sa akin na ako daw, nagpo-post daw ako ng ano din ng sa social media na dummy account. Hindi ko naman ginawa kasi nakita daw ni Liana na pinost yung picture niya at saka yung kabit niya ngayon. Okay, so nagpo-post siya laban sa iyo. So nagpo-post din daw ako. Hindi, mas maganda mag-file ka muna ng kaso laban sa kanya. Yun lang muna ang gagawin mo, mag-file ka ng kaso laban sa kanya and let the court decide sa kaso kung So, hindi na ba yan kailangan pagdadaan ng barangay? You are in abroad, so ito kay cybercrime law kasi ito. Ang barangay kasi na kaso, pwede naman dumaan sa barangay, hindi naman bawal dumaan sa barangay, but hindi na kailangan. Okay? Hindi kailangan. Ang barangay kasi na kaso, kailangan dumaan yung mga small cases lang, yung mga chismis, mga away barangay, yun lang ang
normally dumaan sa barangay. Away kapitbahay, yun ang dadaan sa barangay. But in this case, cybercrime yan eh. Ang cybercrime kasi hindi yan ordinary na kaso. That is a big case, okay? In fact, may mga issues tayo. Like for example, yung sa Rappler, mga ganyan. So, hindi siya ordinary na kaso ang cybercrime law. In fact, more than 6 years and 1 day ang imprisonment dyan. So, hindi yan on proof. Pwede ka mag-apply ng probation. So, it's a big case. So, mas maganda, mag-file ka ng kaso, yung lahat ng mga post laban sa'yo, i-screenshot mo yan, i-print mo, gagawa ka ng statement. If umuwi ka ng Pilipinas, ipagpupunta ka sa cybercrime division ng police station, PNP, or sa NBI, then gagawa ng statement doon, i-attach mo yung lahat ng mga evidence, then let the NBI investigate sa kaso. Pero kailangan na may proof ka na siya talaga yung gumagawa ng mga statement laban sa'yo. Okay? Oh, sige. Thank you, attorney. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. I got it. Okay. Sino pa ito? Sino pa? Si iPhone. Oh, sagot ka, iPhone. Naka-mute si iPhone. Naka-mute. Yes, hello? May I know your name? Hello, may I know your name? iPhone? Naka-block si iPhone? Naka-block. Hello? So, sino pa next? Catalina! Catalina! Naka-mute ka, Miss Catalina? Ayan, hello, sir! Oh, yes. May I know your location? Sir, I'm here in Valenzuela, sir. Sino to? Si... Dennis Cartena, sir. Oh, Daenerys. Oh, anong problema mo? Daenerys. Oh, anong problema? Sir, kasi ganito, yung barangay captain na nagre-reklamo sa amin is pinapapunta kami sa Wednesday, alas 10 ng umaga para... For what? For ano, sir? Kasi binigyan kami ng suspension ng lahat ng permit namin kasi nagpapagawa kami ng bahay eh. Gusto nilang i-suspend lahat ng certificate namin kasi nga may violation daw kami. Eh wala naman po kami violation, kompleto kami sa permit. Kompleto po kami sa sinunod namin yung 2 meters. Gusto lang nila lumuwag yung ang gusto nilang mangyari, I think nakausap na kita, 'di ba? Same issue yung kanina si Ms. Cheryl Uy. Opo. Eh, nalimutan po namin isabihin. Oh, ano naman? Oh, akaba na. Oh, ano pa? Sir, pupunta po ba pa kami sa barangay para ano? Ang purpose ng barangay, settlement. Okay? Settlement lang sa barangay. Kung ayaw nyo magipag-settle, hindi huwag. Ganun lang yan. So, the issue of the barangay is settlement lang. Second, kung ayaw nyo pagbigyan sila ng right of way, kailangan mo na silang kumuha ng court order para at least ma-avail nila ang right of way kasi paano kung hindi kami issue ng occupancy permit eh kasi sa totoo lang po sir parang kasyado po kasi ng mayor po kasi dito parang ganun po. Occupancy permit for what? Kasi sir ano kailangan namin ng occupancy permit para nang sa ganun makalipat din po kami at magagamit po namin doon sa may papasa namin sa pag-ibig sir. Ano? Kasi no? Nag-loan kami. Parang residency certificate, parang ganon. Occupancy, oh yes sir, opo. Kung ayaw nila magbigay ng residency certificate, you can execute an affidavit that you are resident there. Hindi naman kailangan yung permit ng barangay. Affidavit of residency, okay na yan. Proof hindi sir, occupancy permit sir galing sa sa munisipyo ng Valenzuela sir. Occupancy permit. Occupancy permit for what? Para maibigay din namin sa pag-ibig sir. Yun kasi ang hindi ng pag-ibig eh. Niloan namin yung bahay sa pag-ibig sir. Opo. So, via Zoom. Ano bang violation nyo? Wala sir, po. Wala po kaming violation sir. Tumupad po kami sa lahat. Lahat po ng permit. Yun po ang sabi nung nasa barangay. Gusto daw namin ibigay daw lang namin yung para daw lumuwag daw yung daan pa. Oh, hindi pwede na ibigay yun sa pilitan. Sa pilitan, hindi pwede yan. So, sabihin mo sa kanila, mag-file mo na sila ng kaso para ganoon. Then, para makuha nila ang right of way na gusto nila. Sir, yung kaano nga kasi, sir, yung ano, 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 yung ano
mierda 24 años. ¡Cabeza! ¡Tan tonto eres que dice que mi personaje es un furro! ¡Cuando mi personaje es un puto SCP! ¿No? ¡Miren la rata que tiene a Wario! ¡Y con un hombre todo cagado que seguro te lo inventaste en 5 minutos! ¡Ah! ¡Cállate! Bueno, y poco a paso, naciendo yo. ¿Ya la llevan? ¿Alguien hay? ¿O sea nada? ¿Sirve para hacer salud? ¿Hello? ¿Hola, Dan? Hello? Oh, yes, Miss. Hola, ¿cómo se llama? ¿Me llamo location, Miss Catalina? Ay, Abu Dhabi po ako currently. Taga saan ka sa Pilipinas? Sa Taguig City po. Oh, anong problema natin, Miss Catalina? Kasi po nakabili po ako ng lupa, agricultural lot from my auntie. Around 12 hectares. Saan kayo nakakuha ng agricultural property? Sa Isabela po. Tapos, anong problema sa property niyo po? Kasi po, previously, hindi ko alam na na voluntary sale ng auntie ko sa Department of sa DA. Ngayon, under DAR na siya. Okay. Sa DAR yung voluntary sale. Ngayon, tinatry namin i-retrieve yung lupa from dun sa pagkaka-voluntary sale ng auntie ko. Last June, nagbigay sila ng invitation for survey ng lupa at ang binibigay lang nila sa akin is 5 hectare retention. Okay. Kaso yung... So, bumili ka ng property? Opo. Mayroon po akong deed of absolute sale kaso hindi ko pa po matransfer since nandito pa po ako. O, so anong problema? Ang binibigay po sa akin ng DAR is 5 hectare lang po out of 12 hectare. Normal yan kasi yun ang nakalagay po sa batas. So yung iba, pwede mo ipangalan sa anak mo, sa kapatid mo, pero at least ma-avail mo, makuha mo lahat yun. Kasi, may tiyatawag tayong 5 hectare limitation sa mga agricultural properties. Yun nga po. Kaya nga po last month, nag-send po ako ng letter sa DAR na kung pwedeng ibigay nila at gusto kong ipangalan nga po sa ibang kamag-anak. O pwede naman, pwede naman ganun. So, yung nakalagay po sa DAR, i-comply mo lang yung mga ibang requirements, ha? Ah, requirements lang po ng DAR. Sa 5 hectare sa'yo, pwede naman ang iba sa kapatid mo, sa anak mo, sa asawa mo, pwede naman ganun. Ay, one more thing pa po regarding sa tenants. Kasi po, nung nag-survey po, meron pong sumulpot na 10 tenants. Ngayon na sinasabi po ng auntie ko, isa lang po yung tenants doon. Tapos ang sabi ng tenant, naglagay siya ng 9 na panatenants na kamag-anak niya din para ma-fulfill yung mataniman niya lahat ng 12 hectares. Okay. Tapos sinasang-ayunan din po ng Department of Agriculture nung DAR na dapat nga mataniman lahat. So, allowed siyang magdagdag ng tenants without prior approval nung auntie ko. So, ang tenant, right mo yan. Kasi based on trust and confidence yan. So, ang tenant, isang tao lang yan. Depende kung pwede mo paghatian. Pero may iba kasi nag-away about tenancy, yung mga tenant. Ay, te puto la puta que te parió. Hijo de puta. Hijo de puta. Perreo, hijo de puta. Bellaqueo, hijo de puta. Fuck you, bitch. Fuck you. May mga iba po kapasok na ano to? Mga scammer. Sana tayo. Nga po sa tenants, kasi po naghahabol po yung 10, pero yung ina-allow lang po ng auntie ko is isang tenant. Yun lang po yung na-honor niya. So, ang gusto po namin... May iba dyan, nag-aaway ang mga tenant kasi pati mga anak, tenant daw sila. Pati mga iba dyan, tenant daw. Hindi ganoon, ha? Yung tenant kasi na pag-uusapan, yung na pag-uusapan dito, pag tenant, isa lang ang tenant or dalawa ang tenant. Depende sa'yo because you are the owner of the property. So, isettle niyo po yan. Yung issues about tenancy, isettle niyo po yan doon po sa agrarian office. So, kasi wala ka naman dito. You are sa ibang bansa. Pwede kang mag-execute ng SPA authorizing your kamag-anak para mag-appear on your behalf or you will hire a lawyer na mag-appear on your behalf doon po sa DAR office. Para at least ma-settle po kung sino talaga ang tenant dyan. Then ma-settle din yung limitation about yung 5 hectare requirement rule. Then sino yung bang pwedeng mag-own ng properties. Okay? Okay po. Thank you.
Next. Jane. Jane. Good afternoon. Yes, good afternoon, attorney. Attorney. Name your location. This is regarding annulment, actually. Name your location. Quezon City. Quezon City. Tapos, naka-file ka na? Hindi pa, attorney. Kasi yun nga, nag-actually tumawag na ako last week dun sa office nyo para mag-set sana appointment. Pero hindi pa ako tinatawagan ulit. Pero dami, attorney, dito. Okay, nung tayo mag-usap, oh, anong problema? Ito na. So, 2011 po, 2011 po, kinasal ako. After a month, sorry, hello attorney. Yes, yes. So 2011 ng February kinasal ako. Tapos after a month naghiwalay kami. Until ngayon. Okay. So hindi ilang, ko na. So, ilang taon na? Ikaw ibilangin mo. Ilang 2011 taon? To 2020. So 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 9 years na. 9 years na kayo. Wala yung anak kayo? Wala po. Walang property, walang anak, attorney. May iba talaga na mga pumapasok na sino kaya to? Okay, tapos. So ngayon, attorney, gusto ko sanang i-file na yung annulment kasi may okay. Kinakasama na ako tapos may baby na kami. Okay. Wala so, problema yan. So unang gagawin natin is ito ha. Una, ihanda niyo muna ang marriage contract mo. Saan kayo kinasal? Sa Manila City Hall. Okay. Kunin niyo muna yung latest copy of your marriage contract. Second, kung wala kayo alam, di ba? So marriage contract lang kailangan natin. Then you prepare also your marital history. Isulat mo in English or in Tagalog. Paano kayo nagkakilala? Buhay niyo mag-asawa? Then paano kayo nagkahiwalay? Okay. Ito na lahat yun. Tawag ka sa number na binigay ko. Punta kayo sa office, then makita tayo in person, ha? Okay, sige, sige. So, yun muna, ihanda niyo muna lahat ng mga sinasabi natin, yung mga documentation. Okay. Then, I need to read first para malaman ko kung ano talaga ang procedure natin to nullify your marriage. Okay. Sige. Okay, thank you. Attorney, sorry, isa pa. Mga magkano kaya sa attorney tsaka magkano attorney tsaka gano katagal ang pagproseso? That's why I need to see the yung marital history mo para malaman natin kung gano katagal, kung magkano gastosin natin. Kasi depende yan sa facts ng kaso. So prepare your marital history. Isulat okay. In English or in Tagalog paano kayo nagkakilala until paano kayo nagkahiwalay, ha? Okay, sige, attorney. Thank you. Salamat. Na binigay ko for an appointment. Makita tayo in person. Okay, thank you, attorney. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Attorney. Hello? Hello, attorney. Yes, hello. Hi. Attorney. Yes, may nakapas. Yes? Ex-houseboy? Hi, attorney. Good afternoon po. Yes, may know your location. I'm from Rizal po, pero nandito po ako ngayon presently sa Hong Kong. Anong problema natin? Yeah, actually po, nakakuha na po ako ng abogado regarding po sa aking annulment case. Saan so, naka-file? Yeah. Actually, in po yung isa kong concern. Actually, parang wala pang nai-start pa. So, yung concern ko po, nasa 70% na po ako ng payment sa abogado ko pero until na wala pa rin pong first step. Oh, kasi ngayon kasi walang kaso, walang hearing ngayon kasi court order, may Supreme Court memorandum na walang hearing ngayon na ECQ. In fact, yung GCQ walang ang hearing. So, depende yan sa pag-usapan ng abogado ninyo. So, kung hindi kayo magkasundo, I can help you but ngayon I cannot help you now kasi unethical sa atin sa mga abogado na pasok tayo na may iba kang abogado. But I can help you now to give you free legal advice here on air. But kung ako yung maging lawyer mo, parang imposible po as of today kasi may abogado po kayo and that is unethical sa aming mga abogado na makisaw-saw sa kaso na may iba kang abogado. Okay? Yes, ang concern ko, attorney, just in case po ba na, for example, as I know naman, wala pa kami na i-start, aside po doon sa marital history ko, marital history. Yes, yes. Yun pa lang po yung nagawa ko. Then, may anak kayo sa asawa mo? Meron po akong isang anak. Handa niyo po muna yung
Marriage contract po, nag-submit ka na ng marriage contract at saka birth certificate. Wala pa po. Sabi ko nga po, wala pa po ako sa first step talaga. So, ihanda niyo mo yung marriage contract mo, birth certificate ng mga anak mo, marital history mo, kasi you will be interviewed by a psychologist. So, normally, yun ang ginagawa ko sa mga kliyente natin, dito sa law office ko mismo, the psychologist will come here and dito yung tinatawag na psychological exam, normally. Okay, attorney. To make sure po, for example po, magre-refund ako sa attorney, sa abogado ko, sabi ko, as kung wala pa naman na i-start, paano po kaya i-open up yun? Ang unang gagawin ng abogado mo, kailangan mo papirmahin mo yung abogado mo na withdrawal as counsel. Withdrawal as counsel lang yun. Sa tingin niyo po, attorney, magkano po kaya yung pwede kong ilbawas or yun ang usap dyan. Depende sa usapan nyo yan. So, hindi na pwede akong makisama dyan, but normally, depende sa usapan niyo, kung may contract po kayo, mas maganda kasi pag gumawa kayo ng abogado, dapat may contract kayo with respect sa your lawyer. Then, depende sa abogado niyo yan, at sa inyo, sa usapan ninyong dalawa, kung paano, kung assuming mag-withdraw ka, may refund ba, pwede naman ganun. Okay po. Salamat, attorney. Okay, thank you. Bye-bye. One time po, contact ko kasi. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye po. Hello? Joseph Laygada? Sino pa ba? Wala na? Attorney. Yes, hello? Joseph Laygada. Hello, attorney. Oh, yes? May know your location. Andy Du. Australia, attorney. Maayong gabi, attorney. Oy, Bisaya din ka. Oh, taga-Australia. Bisaya na ko. Asan ka? Mr. Andy. Nag-contact ko sa imo before, attorney, pero COVID, mangod ka ron. Oh, wala yun. Listen, application kayo. Dari na ta. So, sa may problema na ito, Mr. Andy? Yeah, may question ko, attorney. Nakafile na ko of divorce sa Australia, pero gusto ko magpapal. Are you an American citizen? Are you an Australian citizen or a Filipino citizen? Filipino. So, Filipino ka, but ang asawa mo, Australian? Ang Pilipina. Pilipina, then nag-file ka ng divorce sa Australia, tama? Sa Australia, yes. Pero gusto ko mo file og annulment sa Pinas, attorney. Magamit man lang ako ang divorce result approved, di ba? Pwede natin i-submit yan sa court, but hindi siya general rule na dawaton gina siya. So, ang file na ito na kaso, annulment yung file na ito na kaso kay actually, kung kanang i-file ni mo na anong tawag niya? Kanang i-file ni mo na divorce. Na divorce, actually, di na siya madawat sa Pilipinas. Makabalo mo ako, attorney. Pero pwede siya ipa-recognize, di ba? Pero ganahan ko, mag-file yung kog annulment. Oh, so, pag gusto ka mag-file ng annulment, same term man na. So, i-prepare ni mo imong marriage contract, then birth certificate sa imong anak, kung namoy anak, then you need to prepare. Wala, attorney. Wala. So, marital history lang. Kasi marital history, isulat mo in English or in Tagalog, paano mo nakaila, anong buhay niyo mag-asawa, then paano kayo naghiwalay, in chronological order, ihanda niyo lahat yan. Then, isubmit na sa office ko together with your marriage contract. Actually, naano ko I need to study first your case kung anong dapat gagawin natin based sa facts ng kaso mo. So, if hindi naman kailangan na pupunta ka dito, if you have a relative sa Pilipinas, pwede naman mo siyang kausapin na sila mismo ang pumunta sa office ko para makipagkita sa akin in person. So, pwede i-email ko sa imo yung attorney, yung history? Kailangan natin yung original kasi ang sa birth marriage contract, kailangan original. So, kung may representative ka dito sa Manila, papuntahin mo sa office ko, tatawag na sa number na binigay na. Listen kayo, attorney, kay COVID. COVID, actually, we can do that kung kahit COVID, ipa-LBC na lang sa office ko. Walang problema na. But, patawag na sa number na itong binigay natin for ipa-LBC yung mga original na sinasabi ko. Sige, attorney. Then pag nakompleto na, mag-usap tayo in person. Mag-usap tayo balik kahit sa Zoom lang tayo mag-usap. Okay po. Salamat, okay. Attorney. Bye. Attorney, magdagdag lang po sana ako.
Oh, may pa. Oh, Mr. Talina. Oh, anong problema? Po ako. Kasi po, meron po akong deed of absolute sale. Nung nag-send po ako ng letter sa DAR, inattach ko po yun. May possibility po ba hindi nila i-honor yung deed of absolute sale? Kasi yung voluntary sale, yung nangyari siya before sale, ko siyang nabili. Yung deed of absolute sale kasi, basta real, basta agricultural property, kailangan na yung clearance yan ng agrarian office. Okay, so hindi yan basta-basta bentahan lang like an ordinary property. Kailangan ng clearance yan ng agrarian office. So, ang unang gagawin natin dyan, may clearance ba yan sa agrarian office? Then, second, naka-notarized ba yan? So, of course, you need to comply all the requirements. So, wala namang problema yan. Basta sabi ko sa'yo, until 5 hectares lang ang pwede sa'yo because that is an agricultural property. So, pagkatapos, kasi you are sa ibang bansa ka, mas maganda, kausapin mo yung kung sino mo dapat kausapin na mag-represent sa'yo sa agrarian office. Kasi mahirap yung nandiyan ka, tapos yung problema mo na sa Pilipinas, better execute an SPA authorizing your relative na mag-appear on your behalf. Okay. Okay, thank you. Bye-bye. Wala na. Okay, thank you. Ito pala yung kaibigan po natin, si Attorney Mark Tolentino. For free legal advice, please call me Landline within Metro Manila 7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag o through Viber sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353 or 0932-885-6203. Please like me sa and follow me sa YouTube po natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. I repeat po, youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. At sa Facebook page mo natin, sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Ito yung kaibigan mo natin, si Attorney Mark Tolentino. Thank you po.